Good day, Kabalan. This is Froylan and welcome once again sa ating YouTube channel. So for today's video, magkakaroon tayo ng unboxing. So we're gonna be doing the unboxing of a cheap drone from Lazada. So napurchase natin ito sa Lazada maybe around 1 month na, pero ngayon lang natin i-unbox. So tignan natin kung ano bang laman ng budget bill na drone na ito. So ito na siya. I-unbox na natin. So ito yung itsura niya. Meron siyang case. So tignan naman natin kung ano yung nasa loob nitong magic box na ito. Yaran! So first of all, meron siyang manual. At dito yung application niya sa Play Store kung gusto niyo i-download yung kanyang apps. Application user guide. At meron ding manual. Kaso nasa Chinese. So hindi rin natin maintindihan ito. So meron din palang English. So maintindihan nyo naman pag binasa nyo ito. So and then meron din siyang accessories. So tingnan natin yung kasama sa accessories niya. So meron siyang extra propeller. Ito. Yung wing ng propeller. Bali, apat yung extra propeller. And then nandito rin yung propeller guide. So apat din. So meron din siyang USB cable and a small screw. Siguro ito yung ginagamit para sa pagpalit ng propeller. Kung halimbawa na-damage ito, and then kung gusto mong palitan, ito yung gagamitin mong screw. So let's proceed to the other parts na nandito sa may box. Meron ding dalawang extra battery na in-order ko. Dahil yung flight time nito nasa 10 minutes lang yata per battery. So nag-order na tayo ng dalawa para medyo matagal-tagal yung paggamit natin sa drone na to. Okay, then ito naman yung kanyang remote control. So made of plastic and medyo maganda naman. Considering the price, hindi ka naman dapat mag-expect ng sobrang gandang quality. Imagine, nasa 1,300 lang ito. Eh, meron ka ng drone. So, very good talaga ito. At budget friendly para sa mga beginner na tulad natin. So, ito naman yung pinaka-remote niya. So, meron siyang dalawang antena. And then, yung joystick ito, left and right. So, meron din siyang mga button dito. Mamaya titignan natin kung ano yung mga function ng every button na nandito. And then ito yung lalagyan ng battery. So simple lang kung tumutanggalin ito, ganito. So nangangailangan ka ng tatlong AA battery. So upon purchasing this one, batteries is not included. So let's move on. So ito naman yung pinaka drone niya. Medyo magaan lang siya. At nandito na rin yung isang battery niya. So ito. Bali kung tatanggalin mo yung battery, nandito siya. Ayun. So simple lang naman siyang ilagay or pag gusto mong palitan, halimbawa na lobat, sundan mo lang yung point ng lock na to. Yan, meron siyang antenna rito ito. Parang wire na manipis. So buksan naman natin. Yan. Then yun. So ayan, medyo lumaki na siyang tignan konti ngayon dahil nakalabas na yung kanyang mga legs. And the propeller.
So yan, yan ang itsura niya. And then andito yung power button at meron siyang mga ilaw dito. At meron ding LED dito, ano? Para mata ng isda. So ito yung camera niya. So ang sabi doon, 1080p. Pero siguro mga 720p lang ito. So dalawang camera, meron dito sa baba at meron dito sa harapan. So bumili nga pala tayo ng extra batteries ito. Dahil wala nga kasamang battery itong remote kapag binili natin. So subukan natin lagay yung battery. So kailangan natin ng 3 batteries para sa ating remote. So ngayon may battery na siya. Subukan naman natin panda rin. O yun. Nag-blink. So nag-power na siya. So tingnan naman natin kung magpa-power naman itong drone. Long press mo lang itong power niya, yung power button. Ayun. So kung makikita nyo, nag-blink siya. So naghahanap ng bind dito. So kailangan ma-link yung dalawang ito para umandar siya. So syempre, bago natin siya paliparin, for safety reason, dahil beginner lang tayo, ilalagay na natin yung kanyang propeller guide. At ganito yung paglagay nito. So sundan nyo lang yung meron naman siyang dito pinaka-pin para paglalak dito sa may propeller guide mismo. Ayan. So hindi naman siya mahirap ilagay. Basta kung nakikita niyo yung dalawang ano yan, dalawang pin na ito. Oh. Then ito pa. So for safety reason, dahil ayun pa lang tayo magpapalipad ng drone at hindi natin alam. So ito, nakalagay niyo yung mga propeller guide niya. So i-try na natin sindihan ngayon. So first, isindihan muna natin itong drone. Ayun, nakikita nyo, nag-blink na yung mga LED niya. And then, yung remote. Ayun. So nandito na tayo ngayon sa may memorial park. So dito mas maliwalas at pwede natin i-try yung ating drone na E-88. So ito siya, ito yung remote control niya. At ito yung ating drone. So ito, try natin siya ngayon para ma-test flight natin. Ito yung very first time na ipitest natin. Ito si E-88. At gamit natin si CBS SL-100 Premium. So ito, try natin siyang punan. So bali ito siya ngayon. So bibidyo muna natin siya ng medyo mababa. Then yung tataas mo. Pero may mga time na stable siya. At ganyan, nasama ng hangin. So babaw din natin. Huwag muna natin siya paliparin ng mataas dahil parang nagwa-wild siya. Ito siya, parang kailangan pa niya ng calibration. Lumalayo. Ayan.
So ito na nga kabalin at na-test flight na natin yung ating E-88 drone. Meron pala siyang ibang pangalan, you know, Tang 1. Ano yung kita nyo? Tang 1. So at least nakita nyo kung paano lumipad yung E-88. At kailangan pa niyang makalibrate dahil pag nag-take off siya, take off siyang ganun, kung saan siya pumupunta, hindi siya stable. So tinry natin i-calibrate yung mga arrow, tinry natin i-adjust, parang ganun pa rin. At nakuha ng nalobat. So at least kung nagpaplano kayong mag-practice, magpalipad ng drone, tamang-tama na to. At hindi masyadong masakit sa bulsa dahil budget meal nga. Bago kayo bumili ng mga mamahalin gaya ng mga DJI, ganun. So ito muna. At least kahit mawala or mag-crash, hindi ganun kalaki yung magagastos nyo. Or kung sakaling mawala. Pero syempre ingatan nyo rin, huwag nyo siyang ayang mawala. Sayang din yung 1,300. So hanggang dito na lang ang video natin at sana'y nagustuhin nyo ang ating test flight dito sa E-88.